横浜ファミリアーレ横浜です。リコさん、ピースネゴシエーションスザピースコーチです。ヨロハバン、シブスダクトアプリンシコーユーマーケイマーリオグラクエミシャンプレン。ナンバーキシクシコー。エバラクトマクパンクパイオグラクサマニャン。サマンタナンドサマニャン、ピナロナンナヨーナー、マタイオ、アニマナン、アカタビリ、サマンケース。エナーキータナマニャン、Gracias.
ako ng Phoenician Convento. Eh, matamang sumusubaybay noong panahon na nandun kami sa Oslo at makikipag-negosasyon sa gobyerno. Naroon siya ng sa aming sekretaryan ko. Nai-imagine ko yung nakatingin siya sa likod ni Profesor John Casison. Noong ito ay mayroong sinusulat na tainting. Noong mga sandali nyo, hindi pa namin alam kaming mga kasama doon sa negosasyon. Pero alam na ni Bishop Prometo dahil nakikita niya yung sinusulat ni Profesor Casison. Ang sinusulat ng Profesor Casison doon ay isang paluwala, isang sikretong liha para kay Presidente Noynoy Aquino. Na laman ng liha na ito ay isang matatawag nating bold and audacious proposal. Isang proposal na maaaring makapagpabilis sa negosasyon. Isang proposal na maaaring pagbubukas ng isang posibilidad na magkaroon ng pagyak at isang makataguman na kayamanan. Nabo, isa sa atin na lang po parang napakalayo sa ating isipan. Marami sa atin, iniisip natin na ano yung peace negotiations na yan, puro usapan yan dahil sa napaka-opposite kaya ganyan kami opos sa mga posisyon ng gobyerno at ng NDL dahil sa hindi pa rin naniniwala sa sinseridad ng mga panig. Iniisip natin wala ko ngayon. Pero mga kapatid, noon sa usapan sa Oslo ng Enero at inulit ng Pebrero, ang sekretong lihan nito ni Professor Casison na nakaabot ni Presidente Noynoy Aquino. Isang malaking panukan na ilang panahon tapos nabasa ni Noynoy Maharik, nabasa ni Resenario, ang sabi ni Noynoy, there are some developments that are positive and some possibilities. Sinabi niya na kung kala na binabanggit ay positive, maharik ang yaro. Ang binili siya. Tagal-tagal naman ang invitation mo. Sabi ko na, huwag niyo yung sikreto niyo. Eh, paano po yung sikreto? Hindi mo. Sa pagkakalala natin, hindi na ito masyadong sikreto ngayon. Dahil lumabas na sa mga dyaryo, lumabas na sa ilang pahaya, kapwa ng NDF at saka ng Ulyo. Ito po ang ugnay ng tinatawag na concise agreement for an immediate justice na unang inihayag ng gobyerno noong 2005 pa. Ngayon ay pinalipat at dinagdagan ng ilang pang panukan na higit na nagbibigay ng posibilidad na ito ay maaaring gawin sa dalawang kondisyon lamang. Maaaring itong gawin kung ang gobyerno ng Pilipinas ay magpakita ng pagiging patriotic at demokratik. Ibig kong sabihin, hindi ko kinakailangan maging sosyalista yung gobyerno. Hindi kinakailangan ipagkakwat yung kapitalismo o yung kasalukuyang sistema. Kinakailangan naman maging patriotic at demokratik. Hindi na kinakailangan na pumasok sa isang coalition government na siya tinututulan mo ng gobyerno. Ang sabi na yun ng NDL, pwede na ang kahit na pumirma naman doon sa 10-point concise agreement at pagkatapos itayo ang isang council of unity na magpapatupad dito sa concise agreement. Hindi na kinakailangan ng prestasyon ng mga lupa na siya pinapanawagan sa programa ng NDL. Ang sinasabi lang ng
kayarin ang mga malalaking panginoon may lupa na ibenta yung kanilang mga lupa. Sa gantong paraan ay maaari na masakit yung monopolyo ng lupa na siyang nagiging malaking malapit sa kaunlaran, sa kadayunan at sa bukonsa. Na siyang nagiging dahilan na nakikita natin ang problema katulad ng pasyente ng bisika na naging sanhi, naging direct na sanhi ng pagkapatay kay Bishop Valera. Hindi na kinakailangan na papansikin lahat ng mga dayuhan ng pagkitaan. Kinakailangan lamang na pumasok sa kasunduan na magkaroon ng ilang mga industrial projects, patuloy na industrial projects na siyang maghahatid sa ating bansa mula sa kalupaan, pagkatayo ng mga tunay na industriya at mabasa din sa monopolyo ng mga kapitalista ngayon. Ilan lamang ito mga kalupaan na sinasabi natin bold and audacious na maaari ngayon nasa kamay ngayon ng gobyerno kung tatanggapin niya o hindi. Kasabay pa rin ito magpapatuloy na normal yung katawang natin na regular track ng negosasyon, pero ang special track na binabanggit itong regular track ay maaari magkasalit pa rin ito. Ngayon, narinig ko si Bishop Clemente na sinasabi niya, sige, panawagan natin yan. Sige, ipulang natin ang gobyerno. Alam naman natin na hindi rin mabalik para sa gobyerno na maging patriotiko at demokratiko. Pero kung hihingin niya ng mamamayan, kung ipapanawagan niya ng ating mga simbahan, ipapanawagan niya ng ating mga sektor, maaari yan ang ating magiging kontribusyon dito sa negosasyon ng kapayapaan. At yan ang magiging isang konkreto at positibong hakbang tungo sa ating inasa. Nagtitiyak ko na sa kanyang panawagan, kung atin ito ngayon susundin ang ating tutugunan, ito ang isang napaka-tanggol at siyang nararapat na paraan para sa pagulita, sa anak-anak ni Bishop Clemente sa kanyang mga pinarinigan. Maraming salamat.